Nakaka-pressure as the first love na parang yun, yung light rom-com, light drama, light family drama. Mas may ano ka doon? Parang nandun yung level. Oo, parang, yes, comfort zone. Correct ka dyan. Bakit po rom-com ulit na pinili? Kasi naghahanap yata sila ng parang light material naman for the third slot. Kasi coming from The Good Son, na iba naman yung genre, di ba? Na sobrang gusto ko yung papalitan namin, napaka-ganda ko na teleserye. Parang nakaka-pressure on our part. Pero I think yun yung ano nila, yun yung goal nila. Para coming from Provinciano then Bagani, para yung third slot na before you sleep ay magaan na. Parang yung Hot Water Till I Met You, ganun, di ba? Parang ganun din yung parang mood niya eh. Light pero direct yung casting. May say ka ba dyan? Ikaw bang nag-casting? Mm-hmm. Yung pumasok ako, naka-cast na siya. Yun na yung binigay talaga na. No? Parang nag-discuss na lang kami sa suggestions on the story, kung saan kong gustong dalhin. Yung direct pa yung turba na parang medyo ano lang, hindi siya kasing haba. I think yun yata yung plan. Pero hindi ko alam kung pwedeng anuhin kung yun yung ni-layout nila sa amin dati ay yun talaga yun. Kasi syempre di ba once depende sa pagtanggap ng tao eh, di ba minsan nila extend. Pero ikaw, your choice, would you prefer it na parang 13 weeks lang para... Mas okay, kahit ano, pero mas okay sa akin yung may time na gawin. Yung kumbaga hindi for airing. Yun naman yung gusto ko. Sana hindi for airing. Nakapagbangko kayo? Oo, nakapagbangko kami. Ilan days? 3 days na yung joke. 3 days. May bangko naman kami. Mga 3 weeks. First time yung mamahandle si Piolo. First time as director. Pero nakatrabaho ko po siya sa first... Hindi, sa first film ko as script ko. Si Piolo Ate Ridge. Kaya paano kita ibigin. Kumusta naman din ngayon si Piolo? May difference? Parang hindi. Parang natawag ko pa pangalan sa kanya hanggang ngayon parang Sir Piolo. Kasi parang ako pa rin yung script ko girl na nagpaparid sa kanya, nagtatawag sa kanya sa tent, ganyan. Pero parang ganun pa rin siya. Very generous person. Kung paano si Piolo na ano, na parang yung romantic leading man na mabait, nakarinyoso, ganun siya talaga eh. Wala talagang, wala akong masabi sa kanya. Paano kung dynamics din yung sa set kasama si The RC kapag ka dahil first team up nila ito, nahihirapan mo pa kayo? Sa, kasi ang kakaiba dito sa Since I Found You, on my part, kasi diba sa teleserye, ang na-handle ko, mga love team. So kahit yung mga movies, kunyari si Sir Chief, si Jody, tsaka si Ian, love team talaga sila. So parang nandun na, built-in na yung chemistry. Ang difference dito, kailangan namin na napaububuin namin yung chemistry. Pero, ayun, since cooperative sila lahat, tsaka si Papapi talaga, pag tumingin talaga, iba yung... I mean, hindi mo na kailangang i-direct siya eh. Alam na niya pag nakakakilig, nakakakilig. Kasi RC, kapag sa take, alam mo pag totoong kinikilig siya eh. Parang nakikita mo talaga yung kilig ng character. So nakita mo na kinikilig si RC? Oo, malalaman mo pag kinikilig. Nakakakilig kasi talaga si Papa B pag sa fairness kayo. Na perfect na niya yan from mga Juday, Piolo, and... Milan and may chemistry sila rin po. May starstruck pa rin kay Piolo. Ikaw. Nung script ko po ako, na starstruck talaga ako sa kanya. Kahit syempre nung first movie ko, sa lahat ng artista na starstruck ako. Kahit ngayon na nagdidirect ako, yung unang ano ko, parang ano kasi talaga ako eh, movie lover. So, syempre pag dati pinapanood ko lang sila, ngayon dinidirect ko na sila. Syempre minsan kailangan ko, oy, director ka dito, hindi ka dito funny. So, galingan mo, ganyan. Expertise niyo na po yung handle ng mga love teams. Anong challenges or ano yung pinaka na-excite pa rin kayo? Na-excite pa rin ako talaga mag-gumawa ng mga nakakakilig na eksena. Hindi talaga siya nawawala sa akin. Kasi yung comfort zone ko eh. Pag nagbabasa ako ng script, pinaka nagugustuhan ko yung mga romantic. Hindi ko nagugustuhan pag nag-a-action kasi bakit ako? Pero dyan, mas mahirap syempre yung
bago pa lang na magsasama kaysa yes. sa love team na. Oo, pero yun yung din yun yung challenging sa akin kasi ayun nagawa for me nagawa nila ng ano kasi si RC na-capture niya yung ano eh yung kilig ng babae pag nakikita si Piolo Pascual nalagay niya yun sa character niya as Danny. So ayun, I think yun pa lang successful na agad yung ano nila kasi genuine yung kilig niya eh, parang giddy girl kasi diba ano siya eh practicumer tapos na in love sa boss, parang nakuha niya yun. Paano mo may in love ang isang practicumer sa isang boss sa super pop na nabiglang tinignan ka in a different way. That's it niya. Feeling mo super successful ang ano. And sobrang happy, sobrang grateful, sobrang nakakatawa magbasa ng mga messages from friends, from strangers, o tapos mahilig kasi ako manood kasabay sa sinihan eh, ng mga tao. So, natutuwa ako. Oh, nakita ko yung reaction sa iba't ibang theater. So, ayun, sobrang happy as a writer and director. Mas may fulfillment po ba kasi knowing yung pinagdaanan mo mula nung sa umpisa hanggang sa ano, kumbaga may mga challenges na ano na, kumbaga na at least na itawid ng tas naging maganda pa rin yung resulta. Sobrang always naman after mo mapanood at nagustuhan ng mga tao. At happy ka. Napalitan ba yung naging problema mo doon sa ano? Kaming tatlo, happy kami doon sa kinalabasan. Mm-hmm. Lalo, ako, specifically, happy ako for them nung napanood ko. Syempre, na-edit ko. Mm-hmm. Sinasabihan ko sila lagi na parang magaling kayo dito sa Binigo. Ewan ko kung naniniwala sila, pero kasi, kunwari si Nadine, si James kasi alam ano eh start pa lang alam ko alam na carry niya to kasi parang siya yung ano eh yung character niya devil may care attitude si Nadine kasi story talaga ni Joanne yun eh so sobrang inalalaya naming dalawa yung character niya so may mga eksena doon na pwede namin, hindi, pwede na yan, okay na yan, good na natin. Next ano na, pero hindi, yun yung sinabi ko sa kanya na parang hanggat hindi natin na-perfect, huwag tayong mag-move on to the next scene. Kunyari, yung eksena sa airport, yung sinasabi nila na isa sa mga gusto nilang eksena, yung umiyak sina din sa airport. Natutuwa ako pag nako-comment yun kasi yun yung mga eksena ng trinabaho talaga namin ni Nadine. Parang umabot kami yung parang take 9 sa eksena na yun. Oh, tapos ano na, sobrang umiyak na siya. Tapos hindi sasabi ko sa kanya, hindi, meron akong hinahanap na iyak na tama na. Kasi syempre, ang dami ng airport scene. Ako pa lang si Eric sa Otwal tsaka sa Telemetro, ang dami ng airport scene. So dapat iba yung iyak mo dito dun sa nagawa mo dati. Tapos yun, natutuwa ako pag sinasabi talaga nila na gusto nila sa Nadine. Oo, pinupuri sila. Pero ikaw, Derek, once and for all, nagalingan ka ba talaga sa kanila? Honestly na lang. Nagalingan ako sa kanila sa movie. Sinurprise ako lalo ni Nadine dito sa movie. Kasi si Nadine sa Otwal, parang kilig-kilig, ganyan-ganyan. Parang yung quirky girl, chu-chu-chu. Ito, iba to eh. Tapos, lagi ko sinasabi talaga na parang, itrust nyo lang yung material. So, hindi ko naman nahayaan ano to. Pangit to, diba? Huwag natin gawin tayo. Direk, yung sa last part ng movie kasi, kasi napanood natin. Parang hindi, huwag kang maano. Oo, go. Parang may kulang. Parang hindi pa siya tapos dapat kaya nag-end na siya doon. Yun talaga yung ending. Oo, yun talaga yung ending. Hindi ba doon